sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ito ang nakakagulat. Bumaba si Pangulong Bongbong Marcos bilang kalihim ng agrikultura at itinalaga ang negosyanteng si Francisco Chu Laurel Jr. na may-ari ng Gravel Group of Company bilang bagong hepe ng agriculture. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pala... Sa lahat ng hindi po nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Amang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na panahon na para magtalaga ng isang bagong full-time agriculture chief na nagkakaunawa sa sektor. Nanumpa na si Laurel bago ang briefing ng Pangulo. Nakahanap kami ng isang tao na lubos na nakakaunawa sa mga problemang kinakaharap ng agrikultura. Ang dahilan ng timing ay ngayon ay tiwala tayo na mayroon tayong patas na pag-unawa sa kung ano ang dapat gawin. Ang bilyonaryong si Francisco Chu Laurel Jr. ay isang fishing tycoon na kilala bilang president ng Gravel Fishing Corporation na ayon sa ulat ng Square Philippines. Ang kumpanya ay nagmula sa isang kumpanya ng small trout fishing na nakabase sa Pilipinas na itinatag noong 1966 ng kanyang mga magulang na walang iba kundi sina Francis at Bella Chu Laurel. Tugon sa isa sa mga nangungunang kumpanya ng pangingisda sa malalim na dagat sa rehiyon ng Asia Pacific, nagsimula ang korporasyon sa dalawang sasakyan, pangingisda sa paligid ng grupo ng Coyo Island at Northern Palawan. At mula noon ay lumaki ang bilang nito sa mahigit kumulang na 150. Noong 1972 ay kinilala itong bilang nangungunang supplier mula sa mga lokal na gumagawa ng mga dilatang tuna. Si Laurel ay nagtatrabaho sa pangingisda, pagproproseso ng pagkaing dagat at negosyo sa agrikultura sa loob ng 3 dekada sa ngayon. Kasama sa iba niyang pakikipagsapalaran ay ang magserbisyo sa industriya ng pagkain sa Vietnam, Indonesia, Singapore, China, Japan at South Africa. Bukod sa iba pang mga bansa, si Laurel ang naging kasama sa mga world tour at mga tournament at naging finalist sa Coral Triangle Initiative na pinangungunahan ng National Geographic Society. Matatandaan na maging matunog ang pangalan ni Marrojas na nooy maaaring maging agriculture secretary. Makikita din na tinutulak ito ng mga loyalistang mga dilawan upang pumalit sa Pangulo kung sakaling umalis ito bilang kalihim ng DA. Dahil sa pag-upo ni Laurel bilang kalihim ng nasabing ahensya, ay tila natudukan na ang mga isyo ng pagpasok ni Marrojas sa Marcos administration. Nang lumabas nga ang balitang ito, ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, sana lang walang papaboran ang bagong DA secretary, hindi siya dapat makikinig sa mga bulong system. Desisyon niya dapat ang masusunod at dapat ang desisyon niya ay laging sa interes ng bansa. Patay na lalo ang ating mga farmers at fishermen sa newly appointed DA secretary. Isang billionaire oligarchat ang business sa fisheries at canned goods. Siguraduhin lang na makakarating ang tulong ng government hanggang sityo barangay ng Pinas. Pag yan ang nangyari, masaya na bilang anak farmer. End quote. Nakakalungkot itong mga balitang ganito. At kaagad-agad nasa isip ko, nasaan ang mga resibo? Bakit parang tumagal na ng tumagal? Wala pa rin nagsasalita. Yan nga ang tinatanong natin. Sa dami-dami palang pera at hindi nga natin alam kung nagagamit ba sang maayos. Kunyari, itong meron silang sinusuportahan ngayon ng mga anti-government groups, correct? Paano nasusuportahan yung mga grupo nila? Saan galing yung pera niyan?
Pero anti-government sila, so ang sinusuportahan nila mga anti-government groups rin na kumakalaban sa ating mga sundalo, na kumakalaban sa ating AFP, PNP, DILG, na nangangailangan rin ng mga budget. So parang, paano yun? So, pera rin ng taong bayan ang pangsuporta sa mga anti-government groups? Tinatanong ko lang, naisip ko lang ito. Then, mataas lately ang rating, no, trust rating ni Senator Tulfo. Isa sa hinahangaan natin lahat na senador. At isa, o kay masabi nating number one na inaantay nating magsalita tungkol nga dito sa extraordinary expenses, tungkol nga dito sa pagbukas ng libro. Yung mga ganon, maraming nag-aabang kung magsasalita ba si Senator Tulfo about this. We really look forward to somebody who can be brave, who can have the courage, who can be on the right track para mabago natin ang Pilipinas at masikaso natin itong 13 million poor Filipinos. Ano sa palagay ninyo? Nag-aantay ba rin kayo ng resibo? Bye-bye! Hello everyone, hi! Ito na yung result ng October 2023 performance ratings of top government officials. Nakita naman natin lahat, medyo bumaba nga ang ratings nila, pero ang may pinakamataas na pag-decrease ay kay VP Sara, and that's 12%. Yes. So dati 82% siya, ngayon 70% na ang trust ratings niya. But if you look at all, if you compare kay Senate President Meg Subiri, 58%, kay President Marcos, 65%, kay House Speaker Martin Romualdez, 61%, si VP Sara Duterte, kahit bumaba ng 12% ang kanyang trust ratings, siya pa rin ang may pinakamataas na trust ratings. Katakot-takot ang mga paninira sa kanya, correct? Katakot-takot talaga. Kahit na nga, sabi ng ilang sektor na makabayang block, wala silang proof, hala, sige pa rin, ingay pa rin ang ingay. Marami rin sumasakay, marami rin mga kanya-kanyang mga agenda. Yet, pinakamataas pa rin siya dito. Isn't that amazing? Hindi rin natin alam kung yan ba ay manatili or hindi. Titingnan natin. Let's be open to it. Pero as of now, ang masasabi natin, kahit na grabe ang paninira sa kanya, siya pa rin ang pinakamataas dito sa kanilang apat. Bye-bye everyone. Hello everyone! Hi! Ito na, more and more congressmen are talking about the leadership of House Speaker Martin Romualdez. Ito, nandito si Representative Peter Miguel, Representative Christian Onabia, Representative Ace Barbers, and Representative Bambi Emano. Ah, galing naman nila. Okay, so lahat ng sinasabi nila, talagang humahanga sila sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Yan. Tanong natin ngayon. Di ba ang ginagamit na pera ni House Speaker Martin Romualdez ay pera ng taong bayan? At ang tinatanong ba ng taong bayan ay tungkol sa kanyang liderato o tungkol sa mga resibo ng liquidation? O kaya nga, itong mga concern sa MOOE, yan ang inaantay ng tao. So, kayo ba? Okay na ba kayo nitong mga sinasabi nitong mga honorable congressman dito? O meron pa ba kayong inaantay? Tanong ko lang. Bye-bye. Hello everyone, from Manila Bulletin, it says here, ako Bicol party list. Representative Elizalde Co. has placed the spotlight on the unity and resiliency of Bicol's youth, the future of the region. Yes. So, party list rin pala to si Congressman Co. Wala tayong narinig sa kanya, no? Mula noong sinabi niyang fake news daw yung tungkol sa confidential fund at wala daw confidential fund ang mga kongresista. Pero ang tanong natin ngayon, bakit hindi pa siya nagsasalita tungkol sa mga resibo ng MOOE o tungkol sa liquidation o tungkol sa concurrent resolution number 10 o tungkol sa hamon ni former President Duterte tungkol sa pagbukas ng mga libro nila? Kailan kaya? Abangan na lang natin. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.